Naniniwala ang ilang grupo ng mga mamahayag na may kinalaman sa kanyang trabaho o dating trabaho ang pagpatay sa isang dating hard-hitting journalist sa Batangas. Binaril si Melinda Magsino, dating contributor ng Philippine Center for Investigative Journalism, ng riding in tandem kanina. Tinitingnan din ng mga pulis ang angulong love triangle na posibleng motibo rin umano sa krimen. Ibandila mo, Paul Hernandez. Tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ng 40 anyos na dating journalist na si Melinda Magsino. Sabi ng ilang nakakita, naglalakad si Magsino sa pathway ng Barangay Balagta sa Batangas City kaninang tanghali nang barilin siya ng riding in tandem criminal. Nakasandong puti, mataba at maputi raw ang gunman. Mayroon live-in partner. Isa din sa tinitingnan namin yun. Na maaaring love triangle. Hiwalay sa asawa si Magsino. 3 taon na silang nagsasama ng kanyang live-in partner. Nakasosyo rin niya sa physical therapy business sa Batangas. Pero para sa kanyang partner na si Benji Reyes, may kinalaman ng insidente sa dating trabaho ni Magsino bilang hard-hitting journalist, lalo na sa ilang politiko. Nagsulat siya noon sa Philippine Center for Investigative Journalism at matapang ding binanggang ilang sangkot sa wedding sa Batangas. We don't just politically vote, that's all I can say. Sabi pa ni National Union of Journalists of the Philippines President Rowena na paraan, kahit iniimbestigahan pa ng mga pulis ang krimen, malinaw na sa publiko na ang mga taong bumabangga sa mga makapangyarihan ay mabilis lang pinatutumba. Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, kung may kinalaman nga ito sa dating niyang trabaho, si Magsino na ang pangalawang journalist na pinatay ngayong taon at pang-27 sa Administrasyong Aquino, dating correspondent ng Philippine Daily Inquirer si Magsino. Paul Hernandez, ABS-CBN News, Batangas.